Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Kahapon po, March 21, ay nagdeklara ang PAGASA ng pagsisimula ng warm dry season or sa Tagalog po ay tag-init. At inulit po natin, wala pong summer season sa Pilipinas. Kapag meron tayong warm dry season, aasahan po natin ng mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Nasasamahan lamang ng mga pulupulong pag-ulan, dulot ng easterlies or ng localized thunderstorms. Tandaan po na kapag panahon ng tag-init, ay possible pa rin tayo magkaroon ng mga pag-uulan at hindi rin natin inaalis yung possibility na magkakaroon ng mga bagyo na halos isa sa bawat buwan po ng Marso, Abril at Mayo. Sa ngayon po, wala naman tayong nakikita ng mga kumpul ng ulap na posibleng maging bagyo sa loob po ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa mga susunod na araw. At ang umiral pa rin na weather system, dalawa po yan. Una na dyan ay ang easterlies pa rin po o yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean na siya nagdadala ng mainit na panahon over Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. At merong mga pulupulong mga pag-ulan, lalo na po sa hapon hanggang sa gabi. Habang yung high pressure area na nitong panahon po ng amihan, madalas nasa may China and Russia, sa ngayon po nasa may North Pacific Ocean at nag-e-extend na sa ngayon yung high pressure area dito sa may Northern and Central Luzon. So yung dalang panahon nitong high pressure area is kabaliktaran ng low pressure area na maulap at maulan. So generally fair weather conditions or halos walang ulap, so ibig sabihin po magiging mainit at maalinsangan ang panahon at mababa ang tsansa ng ulan. Ngayong araw po, dahil dun sa high pressure area at sa easterlies, asahan sa malaking bahagi ng Luzon ang mababang tsansa ng ulan, lalo na dito sa may Ilocos region, sa malaking bahagi po ng Central Luzon, Metro Manila, malaking bahagi rin ng Calabarzon at dito rin sa may Kanlurang Mimaropa. Asahan po ang generally fair weather conditions or maaraw na panahon, minsan magiging maulap. And dito sa other areas naman po, such as dito sa may southern part ng Mimaropa, sa Bicol region, dito sa may eastern part ng Calabarzon, Central Luzon and Cagayan Valley as well as Cordillera region, partly cloudy to cloudy skies, maaraw naman sa umaga pero pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan, nasasamahan ng mga saglit ng mga pag-ulan, dulot ng localized thunderstorms. Asahan din natin pagsapit po ng tanghali, mainit at maalinsangan ng panahon, kabilang na dyan ang Metro Manila, hanggang 34 degrees Celsius. Sa ibang lugar such as Tuguegarao, hanggang 34 degrees Celsius din po, sa Lawag hanggang 31 degrees, and in other areas na usually po mainit pagsapit ng tag-init, ay itong malaking bahagi po ng Central Luzon at Ilocos region. Sa Baguio City naman po, malamig pa rin, nasa 17 to 25 degrees Celsius. And take note po, yung heat index o yung damang init na tinatawag natin, posibleng mas mataas pa by around 3 to 4 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, asahan din ang fair weather conditions, dulot ng easterlies o yung hangin galing sa Pacific Ocean, mababa ang tsansa ng mga pag-ulan sa may western and central portions of Visayas. Habang sa Eastern Visayas, bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan, nasasamahan ng pulupulong pag-ulan na walang kinalaman po sa low pressure area or sa bagyo. Temperature for Metro Cebu is 25 to 31 degrees Celsius. At panghuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, fair weather conditions din po are maliwan sa panahon sa umaga for most of Mindanao sa umaga, and then bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan dito sa may silangang parte, Surigao Provinces and Davao Oriental. Pagsapit ng tanghali, may mga pag-ulan na pulu-pulu lamang dito sa bahagi po ng Northern Mindanao, Caraga Region, and Davao Region. Habang pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, may mga pag-ulan pa rin po dito sa may Lanao Provinces, Maguindanao Provinces, at Cotabato. Temperature for Metro Davao is from 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa ngayon po, wala pa rin tayong gale warning at wala rin tayong aasahang gale warning sa mga susunod na araw dahil wala na po tayong amihan. At aasahan natin yung banayad hanggang katamtamang taas sa mga pag-alon. Wala tayong inaasahang sea travel suspensions. Worst case scenario po natin, hanggang 2 metro sa malayong parte ng karagatan. Sa susunod pa rin po na 3 araw, asahan pa rin natin ang epekto ng ridge ng high pressure area sa Northern Luzon at easterlies over the rest of the country. So ibig sabihin po, mainit pa rin at generally mababa ang tsansa ng ulan. Sa Metro Manila, asahan po for the next 3 days, mainit at malinsangan lalo na sa tanghali. So kung lalabas po ng bahay, ay magdala ng pananggalang sa init gaya ng payong or sombrero or even sunscreen. And then asahan po natin hanggang 34 degrees Celsius yung temperatura from around 10 a.m. hanggang 3 p.m. So kung make sure po na hydrated din tayo, no? At mababa ang tsansa ng ulan lalo na bukas. May mga pulupulong pag-ulan sa hapon ng Friday at ng Saturday. Sa mga nagbabalak pumamasyal sa Baguio City, make sure din po
na meron tayong dalang pananggalang sa init dahil asahan natin ang maaraw na panahon sa susunod na tatlong araw. Malamig, lalo na sa madaling araw, nasa 16 to 17 degrees Celsius. At sa tanghali, hindi rin kainitan, nasa 25 to 26 degrees Celsius. May chance pa rin po ng mga pag-ulan dulot ng easterlies dahil po lalo na sa Friday and Saturday ng tanghali at hapon. Sa ating mga kababayan po sa Kabikulan, by tomorrow, mababa po ang tsansa ng mga pag-ulan. Then pagsapit ng Friday and Saturday, asahan naman natin na bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan for the most of Bicol region, na taasahan natin yung mga saglit na pag-ulan. Dulot lamang po ito ng easterlies. Temperature nasa 31 or nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa atong mga ka-XO ng dina sa Metro Cebu, asahan din po ang generally fair weather conditions for the next 3 days. Ideal na mamasyal, pero inuulit natin, kung meron tayong mga outdoor activities, lalo na sa mga beach, asahan natin magiging mainit at malinsangan. So as much as possible po, iwasan ang paglabas from around 10 a.m. to 3 p.m. Temperature natin, posibleng makyat pa rin sa 32 degrees Celsius. At panghuli sa atong mga kaigsaonan din ha, sa Metro Davao, umaga hanggang tanghali sa susunod na tatlong araw, asahan natin ang maaliwalas na panahon, at sa tanghali, posibleng umabot sa 34 degrees Celsius, at yung damang init naman nasa 36 to 37 degrees Celsius. Sa hapon hanggang sa gabi is partly cloudy to cloudy skies naman at sasamahan ng mga pag-ulan na again walang kinalaman po sa bagyo or low pressure area.